Magandang araw po sa ating lahat. Ako po muli ang inyong madiskarteng nanay at ngayon ay babahagi ko sa inyo kung paano ba magluto ng napakasarap at pwedeng-pwede niyong pagkakitaan na black sambo. Napakasimple lang ng sangkap, so tara na at atin ang simulan. So narito yung mga sangkap na ating kakailanganin para sa ating chocolate flavor. So una nating kakailanganin ay meron tayo rito instant and flavored jelly mix. Pwede po kayong gumamit ng any brand ng gelatin. Meron din tayong cocoa powder. Dutch cocoa powder po yung aking gagamitin. Pwede rin kayong gumamit ng Hershey cocoa powder o any brand ng cocoa powder. Basta wag lang po yung local. Wag lang yung mga nabibili sa palengke kasi maligas-gas po yun. Pwede rin po ang Milo. Kung talagang gusto nyong mas makatipid, meron din tayong asukal na puti. Isang lata ng evaporada. At tubig. So, yan lang po yung mga simpleng sangkap para sa ating chocolate mix ng ating black sambo. So, unahin muna natin gawin ay magbabawas tayo ng 1 cup ng tubig dito para tunawin muna yung ating cocoa powder. So mag-start na po tayo. Pagkatapos natin matunaw yung ating cocoa powder sa tubig, iset aside lang po natin to at kunin natin ang ating pan. Ngayon ito ng ating pan, so napakasimple lang. Paghahaluin lang natin yung ating asukal, yung ating tubig na natitira. At yung isang pack ng jelly mix. Hahaluin po natin at pagkatapos nito ay isasaan lang po natin sa kalan hanggang sa kumulo bago natin ihalo yung ating evap milk o yung ating evaporada. So, once na makita ninyo na kumukulo na, ilalagay na po natin yung ating evaporada o yung ating walabnaw na gatas. At painitin lang natin ng konti bago natin ilagay yung ating tinunaw na cocoa powder kanina. So yan, pwede na natin ilagay yung ating cocoa powder. Lulutuin lamang po natin ang 2 minuto bago natin isalin sa ating mga molder. So ngayon okay na ito, pwede na natin tong ilagay sa ating molder na paggagamitan. So pwede na natin patayin yung ating kalan. So ngayon ito na yung aking mga paglalagyan. So gagamit ako ng flour molder. So yan po, pwede naman kayong gumamit ng microwavable tupperware. Depende po yan sa mga nais ninyong molder para sa inyong black sambo. So mag-start na tayo. Maglalagay tayo ng ating chocolate flavor, chocolate mixture sa ating mga molder. So, huwag niyo pong pupunin kasi lalagyan pa natin yan ng white cream.
Ngayon, gagamit pa ako ng isang pan. So, ito po ay 9x9x2. Dito sa recipe na binahagi ko sa inyo, marami po kayong magagawa. Kaya, pwede nyo na pong umpisan ang negosyo dito pa lang sa recipe na binahagi ko sa inyo. So, maglalagay tayo dito sa ating pan o sa ating tray. Ngayon, tapos na tayo maglagay ng ating chocolate layer sa ating mga molder at sa ating pan. So, mag-start naman tayong magluto ng ating white layer para sa ating black sambo. Ngayon, para naman sa ating white layer ng ating black sambo, napakasimple lang. Meron tayong isang lata ng condensed milk. Isang pack ng 250 ml ng all-purpose cream. Any brand po, pwede kayong gumamit. Meron din po tayong evaporated milk. Pwede rin kayong gumamit ng fresh milk. Tubig. At isang pack ng jelly mix. So, any brand po ng gelatin, pwede nyo pong gamitin. So, napakasimple lang po. Mag-start na po tayo. Tutunawin muna natin itong ating jelly mix sa ating tubig at pakukuluan. So, once na kumukulo na, ilalagay na po natin ang ating evaporated milk. Ang ating condensed milk. Pwede po kayong mag-adjust ng tamis, depende po yan sa nais ninyo. At yung ating all-purpose cream. So, pwede po kayong gumamit any brand. Ngayon, pagkatapos po natin mailagay yung ating mga sangkap, haluin lamang po at lutuin sa mahinang apoy ng 3 minuto. Ngayon, pagkalipas ng 3 minuto, ay pwede na po itong ating white layer. So, pwede na po nating patayin yung ating kalan at isali na po natin to dun sa ating mga molder na may chocolate layer. So yan, tapos na po tayo mag-assemble ng ating black sambo. Nakita nyo, napakasimple lang ng ating ginawa kung paano siya lutuin. Ngayon ang gagawin natin ay palalamigin nyo lang po yan ng 15 to 20 minutes. Then ilagay nyo po sa inyong chiller. Mas masarap po ito iserve kapag malamig. Ito na po ang ating finished product, ang ating homemade black sambo. So nilagyan ko lang siya ng white chocolate na toppings. Kita ninyo, napakaganda ng pagkakagawa natin. At pwedeng-pwede nyo po itong pagkakitaan lalo na sa mga wala dyang oven. Mga ati kuya na gustong rumaket kahit nasa tahanan lang. Pwedeng-pwede sa inyo to, pwede nyo itong pagkakitaan. Napakasimple lang ng sangkap at napakadaling gawin. So dito ako, titikim. Ang sarap. Napaka-creamy ng ating white layer at yung ating chocolate. Napaka-chocolatey. Sa mga nag-request nito, ang dami niyong nag-request nito. Sana ay subukan ninyo dahil napakasarap, panalong-panalo yung lasa. Lalong sasarap to kapag nilagay nyo pa sa chiller bago nyo i-serve sa inyong mga mahal sa buhay. Pwedeng-pwede nyo po itong ihanda sa kahit anong okasyon. Mga birthday, para makatipid kayo sa
mga panghimagas, pwede niyong ilagay sa mga plastic cup. Meron ka ng simpleng dessert pero ang sarap. Marami na po kayong magagawa dito sa recipe na pinakita ko sa inyo. Pero bago matapos itong aking video na to, nais ko munang mag-shoutout sa aking mga mapagmahal na subscribers. At bago yon, kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na ibabahagi ko pa. Again, ako po ang inyong madiskarting nanay. At sana po ay subukan nyo to. At visit my YouTube channel, marami kang recipe na pwede mong pagkakitaan sa maliit na puhunan, pero maganda ang kitaan. Shoutout po kay Ma'am Risa Jane Bersosa. Shoutout po kay Sir Edjing Constantino. Kay Ma'am Lynette Alvarez. Kay Ma'am Vilma Alubera Norcos. Kay Ma'am Royet Adriano. Kay Ma'am Baby Lupas. At kay Ma'am Marilyn Reyes. So maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Muli, ako po ang inyong madiskarting nanay. At kita-kita po tayo sa susunod ko pang recipe. God bless po sa ating lahat. Paalam!